Okay, so magandang hapon. Nandito tayo ngayon sa Verac Municipal Police Station kung saan ay makakapanayam natin ang Chief of Police ng Verac PNP, si Police Major Antonio Perez, kaugnay nitong nangyaring pamamaril sa isang engineer, Jess Albanyel. So, sir, pwede po ba nating ibahagi sa ating mga kababayan itong nangyaring gunshot incidents kagabi at kung ano na po ang update ng inyong ginagawang investigasyon? Opo, sa ngayon po ang ating mga investigador ay patuloy po ang pangangalap ng mga ebidensya at mga witnesses na makakatulong sa pag-identify at pagkakakilala dito sa mga nasabing suspect. Kahapon ay nagkandak po ng SOCO ang ating scenes of the crime operatives at doon po sa scene ay nakakuha po ng apat na slug and limang empty shell ng para sa bala ng 45 pistol. So sa ngayon po ay ang ginagawa po ng ating kapulisan ay ang pakipag-coordinate sa mga punong barangay kung saan dumaan po ang mga nasabing suspect para naman po ma-review ang mga CCTV na kung saan ay may mga CCTV doon po sa nasabing area. Sa kasalukuyan, ang motibo po ng pangyayari ang siya pong tinututukan ngayon ng ating mga investigador at inaalam na rin po natin kung ano po ba daan talaga ang dahilan kung bakit pinaslang ito pong si Engineer Jesus Albanyel. So, yun po ang ginagawa po natin at base na rin po sa mga interview at mga kinakalap natin mga ebidensya, ito pong si Mr. Albanyel ay isang contractor at hiwalay din sa asawa at allegedly ay may mga sinasabi na mayroon tong ibang kinakasama. So ito po yung isa sa mga tinututukan ng ating mga kapulisan at tinututukan din po ang pagkaka-involve niya sa illegal na droga dahil po ito ang nasabing biktima ay isang drug surrenderer po natin at sa katunayan ito po ay katatapos lang ng kanyang CBRP na ginagawang programa dito po sa ating lokal na pamahalaan. So sa ngayon ay patuloy-tuloy ang mga ginagawa nating pag-iimbestiga para po sa kalulutas nito pong nangyaring pamamaslang. Sir, do we have witnesses na pwedeng mag-corroborate? May na-identify na ba tayong witnesses? Or mag-contribute ng relevant information para sa identification and arrest of the perpetrators? Opo, meron po tayong mga ina-identified na possible witnesses. Unang-una, ito po nga kasama niya kahapon o yung kanyang driver, yung nagdadrive ng kanyang tricycle, at siya nakakita nung barilin itong nasabi pong biktima. So, yung iba po ay kinakausapan ng ating mga investigador at patuloy din po ang pakikipag-ugnayan sa mga o sa pamilya ng biktima para malaman kung may mga banta at o kung sino ang nagbabanta dito po sa nasabing biktima. Apo. Sir, nakausap pala po yung pamilya, yung mga close friends. Ano ba yung kanilang mga sinasabi? May mga recent na mga kaaway ba ito si Albanyel? So far, wala pong masabi po ang kanyang pamilya kasi nga po sinasabi ng pamilya niya since 2012 ay hiwalay na po siya o sa kanyang asawa at wala na rin ugnayan ang nasabing biktima sa kanyang mga pamilya. So sir, yung mga anggulong tinitingnan natin, isa doon sabi niyo po sa illegal na droga, isa po yung sa kanyang mga napag-alaman po ninyo, allegedly na ibang mga kinakasama. At meron pa po ba, maliban dun sa dalawa? Yun nga po, kagaya po na sinabi ko, po pwede po yung crime of passion na sabi ko na kanina na may mga kinakasama siya na mga babae o babae na hindi niya asawa. At yun po ang isa sa tinututukan. Then yung kaugnayan naman niya sa pagiging contractor. At meron din kaming nakukuha mga information na merong parang hindi siya nakapagbayad o may mga sabi nga na swindling o na kaso na kinakaharap ito. So yun po ang tinitingnan po natin kung totoo po ito na dapat natin i-verify. So panghuli po doon, yung pong
sa illegal na droga na sinasabi na ito nga pong suspect na to o yung biktima pong ito ay dati nga pong gumagamit ng illegal na droga. So ang tinututukan po talaga natin dito ito pong sa crime of passion. So most likely po ito. Oh, kasi so, sabihin sir, we have the three angles na tinitingnan. Una yung sa drugs and then yung crime of passion and then yung mga unsettled na mga kompromiso niya bilang kontraktor. Pero sinasabi mo po ngayon na parang angat yung crime of passion. Paano niyo po nasabi? Kasi yun nga ang mga information na nakukuha natin. Pero yun nga sinasabi ko po, kailangan pa po itong i-validate at dapat ay naaayon po sa mga testimonya at ebidensya na ating makakalap. So kaya nga po ang ating investigador at ang ating mga intelligence operative ay patuloy po sa pangangalap ng mga impormasyon at mga ebidensya na po pwede po makatulong dito po sa ating kaso po ngayon. Sir, do you confirm, doon tayo sa ilalim muna ng crime of passion, do you confirm that among other women ni Albaniel is yung babae na isa ni Albaniel ang may asawa or karelasyon na uniform personnel? Isa rin po yun sa tinututukan po natin dahil mayroong nakapagbigay sa atin ng impormasyon ng isa sa kinakasama niya ay asawa nung uniform personnel allegedly. Yes. So hindi pa po natin masasabi na totoo po ito, but our investigator is conducting relevant information or interview kung paano kung totoo ito at para kung ma-verify ito po mga impormasyon na sinasabi na isa sa kanya mga kinakasama ay asawa ng uniform personnel. Sir, yung usapin sir sa drugs, 'di ba? Nag-undergo ito ng programa parang rehabilitation, nakagraduate siya, ganyan. After that sir, 'di ba, minomonitor niya pa naman yung mga nakagraduate. Ito po si Sir Jess, ano na ang mga namomonitor yung activity, nawala na ba talaga o maaring meron pa? Opo, actually nakagraduate nga po siya ng CBRP o yung community-based rehabilitation program natin at naisilalim natin siya sa tinatawag na mandatory drug test para doon sa mga mag-graduate o magsisipagtapos ng CBRP at ito naman po ay nag-negatibo sa tinatawag na mandatory o random drug test. At yun po ang ano, pero patuloy naman po ang ating pagmamonitor sa lahat ng mga nagtapos at nag-surrender noong panahon po ng tukang. At sa ngayon ay may nagsasabi na ito nga po si Mr. O si Engineer Jesus Albaniel ay may nagsasabi na bumalik sa illegal na droga. Pero still, biniverify pa po ito ng ating mga intelligence operative but through social media na meron tayong nakikitang mga ganong anggulo na sinasabi na bumalik daw ito sa illegal na droga. So, sir, pa-confirm naman po, ilan po talaga naging tama ng bala ng baril sa biktima? Kung titingnan po yung medical legal certificate o yung ginawa ng ating doktor, kung titingnan doon ay parang siyam na butas. Pero siguro kung susuriing mabuti, parang anim lang na punctured wound o tama ng bala. Kaya lang siguro kung titingnan at dumadami, ay yung lumalabas na yung sinasabi natin na yung entrance ay naka-doble na yung exit point. So mayroong exit point. Kaya kasama ito sa binilang. So base doon sa ocular investigation ng ating mga investigador doon sa body o sa cadaver ng biktima ay lumalabas lang na anim. But ito ay ang magkukonclude po nito ay siyempre ang ating medical doctor. He was declared the DOA boss. Ayon po doon sa ating attending physician, nung dalhin po siya sa ABMC sa declared on arrival. So sir, ano pong reaction ninyo niyan? Kasi
marami yung mga nalungkot, natakot natin ng mga kababayan kasi parang dumarami daw po ang mga unsolved cases natin ngayon kagaya nito dito po sa Birap. Hindi naman po siguro dahil lang kung titingnan po ang statistik ng ating istasyon, lalo na po ngayon ng pag-upo natin, ay nasa 85% ang solved natin dito sa bayan po ng Birak at yan po ang tinututukan po natin. At ito nga po nangyaring ito kay Engineer Jesus Albanil is isolated cases po. Ang lahat po ng nangyari po with regard sa current peace and order situation is under our control. At nakikita naman natin ang ating kapulisan ay nagtatrabaho at nag-iikot at nagbabantay sa ating mga kababayan. Kaya wala pong dapat ipangamba ang ating mga kababayan. Although meron pong nangyari na ganitong isolated incident. Sir, balik lang tayo dun sa sa pangyayari kagabi. Doon po sa may kapilihan, wala na pong nakabantay ba doon sa checkpoint? Kasi dumaan sila doon, 'di ba? Galing ito allegedly si engineer sa San Vicente birthday party papunta sila dito na sa may part ng Francia. So, ibig sabihin, dumaan to doon sa may checkpoint area. Meron pa ba tayong tao doon na wala na po? Meron po. May police po tayo doon. 24 hours na meron po tayong police doon, nakabantay. Mm-hmm. At sa katunayan, ang una pong nag-responde doon nung may mangyaring insidente o ng pamamaril, yung po mga police natin sa kapilihan na QCP o quarantine control point. At agad-agad ay humingi sila ng backup kaya ang ating mga mobile cars ay agad na nagpunta doon sa crime scene at nang nandoon na sa crime scene ang ating mga mobile cars ay nagsibalikan po sa kanilang post itong especially ito na sa quarantine control point dahil nagkandak po tayo ng tinatawag na checkpoint and dragnet operation at in-inform po natin ang lahat ng kapulisan dito po sa ating bayan at Karatig Bayan ang Bato, San Miguel and San Andres to check the possibility na yung makuha itong tumakas na suspect. So unfortunately as of now hindi na po natin nakuha. Kaya nga po, ang ginagawa po natin ngayon ay tutukan ang ginagawa nating investigation at makuha natin at makilala kung sino po ang may gawa nito. Sir, sa nangyari ba possible na maghigpit ulit tayo ng pag-check dito sa ating mga and checkpoints? Lalo lang na sa curfew kasi nangyari ito pasado alas 9 na. No? So inaasahan ba natin na possible na kung merong mga parang kaduda-duda na mga riders na dumadaan, possible ba na i-inspect ulit, maghigpit ulit tayo? Ang gagawin po natin ay magkakaroon po tayo ng tinatawag na random check at pahigpitin po natin ang pag-i-implement sa curfew. So po yun po ang gagawin po natin dahil nakikita naman po natin, ito nga po nangyaring ito ay sabi nga very unfortunate na nangyari ito. But still, under control po natin ang sitwasyon at ang ating pong kapulisan ay patuloy po sa kanyang ginagawang trabaho. Okay. So, sir, mensahe niyo na lang po, sir, sa publiko at panawagan siguro sa mga posibleng makatulong na mas mapabilis nating ma-resolve ang kasong ito. Opo. Ako po ay nananawagan po sa ating mga kababayan na kung sino po ang nakakaalam o po pwede makatulong dito po sa nangyaring insidenteng ito at para ma-solve po itong nangyaring krimen ay maaari pong magbigay ng impormasyon o pumunta po dito sa ating impilan kung sa gayon ay agad po nating malutas at ma-solve ito pong nangyaring krimen o pagpatay kay Mr. Jesus Albanil. Thank you.